anak, ano, na isang sulat sa PPCRV, hinihingi sana kami ng explanation from PPCRV kung paano nagkaroon ng situation ng kliyente namin sa bilang nila, may 342,000 plus votes noong gabi ng May 9, tapos nag-tweet sila ng sunod na araw ng May 10 na meron kami 523, tapos tweet at 12 noon na meron 555,000 votes yung kliyente namin. Tapos pagdating sa Comelec, 213,000 lang yung officially yung bilang namin. Alam namin na unofficial to, pero merong malaking responsibilidad ang PPCRV dito. Bakit? Kasi sila are accredited ng Comelec to do the quick count. Before, merong NAMPEL. Ngayon, ang naatasan gawin ang napakabigat na trabaho ngayon is the PPCRV. Ngayon, gusto namin malaman, pagkakamali ba yung nangyari? Kung pagkakamali yun, bakit naulit pa ng meeting? Tapos naulit po ulit yung araw na rin na yun, napatas yung boto namin. Bakit nila pinapabayaan mangyari mo yun? Kung pagkakamali yun, anong ganun? Ano sabi ng PPCRV? Ang sabi ng magtanggap, meron na rin naging explanation before si Ms. Simpson, but we want something in writing for our client. Again, we want to emphasize that it may be an unofficial canvassing of votes, but the PPCRV has a very great responsibility in ensuring that what it publishes or it tweets to the general public are accurate. If it cannot be more circumspect with the way they do all these things, how can we ensure or how can we enhance the transparency of the voting process, the canvassing, diba? And how sure are we na lahat ng mga botong nakuha ay tama in the first place? So, kaya kami, para sa kliyente namin, yung kliyente namin, gusto na magkaroon ng explanation para magkaroon magkaroon siya ng understanding of what went wrong, what corrective measures can be done, so that down the road, these things will no longer happen again. Kung mga same kliyente namin na gagawin ng PPCRV yung trabaho niya, umasa na todo dahil nag-555,000. Yun pala, 213,000 na kami sa Comelec. So, moving forward, if a mistake was made, there has to be better internal audit controls on the assumption that PPCRV made a mistake. Again, ano yan, it's all about responsibility and accountability. That's the bottom line for everyone.